Ayun guys, welcome back. Samahan niyo ako, magluluto tayo ng tanghalian. Tara, let's go. Ayan guys, ito yung iluluto natin na tahong. Magluluto tayo ng tahong ngayon. So ito yung gigisa lang natin yan. Ito yung ingredients natin. Ayan, bawang, sibuyas, at saka ito, luya. Ayan, simple lang yan guys. Tara, umpisa na natin. Ayan guys, umpisa na natin. Ito, lagyan natin ng olive oil. Ayan, konti lang. Tapos, ayan, lagyan na natin itong bawang. Ayan guys, simple lang ito. Parang magigisa rin lang din tayo ng ano, itong tahong. Pero ito naman, may sabaw. So, nakakita lang ako nung tahong dito sa ano, sa tindahan ng isda. Kaya naisipan ko bumili. So, para yun ang iluto natin ngayon tanghali. So, ayan, ganyan lang guys. Magigisa lang kayo ng bawang sibuyas. Tsaka luya. Medyo papalagyan, pababrownin lang natin na konti. Gigisa-gisa lang natin na konti ito. So yan, simple lang ito guys. Simple lang luto ito. Ganon din, gisa-gisa lang. So yan, lagay na natin itong luya. Ito parang magpapatanggal ng lansa dun sa lulutuin natin tahong. So ayan, simple lang yan guys, sa kaya-kaya nyong iluto yan. Napakadali na simple. So pwede din yung mga halaman o tulya. Ito naman, tahong yung ating iluluto. Lagyan natin itong tahong natin guys. Ito, hindi naman kadamihan. Kunti lang, para may isang ulaman lang. Bali ka lahating kilo lang itong binili ko. Kasi parang hindi siya masyadong ano. Ayan guys. Para hindi yan masyadong marami, isang kainin lang ito. Para hindi may stock up sa rest. Kasi pagka hindi fresh yung taong, mas masarap kainin kung kariwa fresh. Kaya konti lang binili ko. Kalahating kilo ito guys. Ayan, ganyan lang guys. Bisa-bisa lang tayo. Ayan. Ayan, lagyan natin ng konting asin. Ito, lagyan din natin ng paminta. At lagyan din natin ng konting patis. Wala, mga isang kutsarang patis lang. Kaya, ganyan. Lagyan nyo lang. Kaya haloy lang natin ng konti. Ayan guys, ganyan lang kasi. Tapos lagyan natin ng tubig. Tansyahin nyo lang yung tubig. Siguro mga isang baso siguro. Kaya para lang may sabaw. Ayan, madali lang luto ito guys. Sandali lang yan. So ayan, hihintayin lang natin kumulo yan. Pero ilalagay ko na itong pampalasa natin, itong Nor cubes.
para isang isang kulo na lang. So yan, kalahati lang ilalagay ko guys kasi meron na tayong asin. At saka yung ano, yung patis. So kalahati lang yung nilagay ko na nor yun. So yan, medyo ano lang natin ng konti para matunaw yung nor yun, para lumasa dun sa sabaw. So yan guys, ganyan lang. Tapon natin, tapos balikan natin after 5 minutes. Ayun guys, so habang iniintay natin yung ating niluluto, papakita ko lang sa inyo itong ano. Meron ditong sibuyas. Ayan, tumubo na dun sa lagayan. So ngayon, para lang hindi masayang, ilalagay natin ito dun sa niluluto natin para pampalasa dito. So spring onion. So gagayat-gayatin lang to kasi tumubo na siya dun sa lagayan ng sibuyas. So ayan, gagawin natin para hindi siya masayang. Ito, hahalo na natin dun sa niluluto nating tahong. So ayun, isang ano lang to, isang tip sa inyo, yung mga may mga sibuyas nyo na tumubo, ayan, palakihin nyo lang para at least magagamit nyo pa rin yung dahon nya sa mga nilaga, sa mga may sabaw na ulam. So ayun, yun yung may isi-share ko sa inyo dun sa mga sibuyas na mga tumubo na dun sa mga salagayan nyo o sa rep. So ayan guys, balikan natin itong ating niluluto after 5 minutes, tingnan natin. Ayun. Ayun guys, bumuka na. Bumuka na tong tahong. Mukhang luto na to. Ayan, buka na dyan. So, ganyan lang, kasimple guys. Napakasimple yung iluto to. Mabilis lang luto. At kayang-kaya yung gawin. So ayan guys, luto na yung tahong natin. Umuwi ko na. Napakasimple at kayang-kaya nyong gawin. At kung gusto nyong gayahin itong recipe na ito, ayan, ganyan lang kasimple. So yung may mga iba namang version na pag luluto nitong tahong, maraming version niya sa pag-iisa. So bahala na kayo kung gusto nyo, i-share nyo yung pagluluto din itong ginisang tahong. So ayan guys, hanguin na natin. Ayan guys, ito na yung niluto nating tahong. O, ayan, usok-usok pa. So ito nyo naman, napakasimple lang yan. Niluto, so ayan. Ayan yung iulam natin ngayong tanghali. So ayan guys, usok-usok pa yan. So ito naman yung sinasabi sa inyo na ginayad natin, ito ilalagay natin sa ibabaw para yun yung pampalasa din yan. So para lang may gulay na nakasama. So ayan, sprinkle lang natin sa ibabaw, ayan. So ayan, yan yung ating nilutong ginisang tahong na may sabaw. Yung iba, parang tawag nila dito, tinola eh. Tinola dahil may parang tinola yung ano niya, yung pagkakaluto. So, hindi ko alam, gisa o sinabawang tahong o tinolang tahong. Bahala na kayo kung anong gusto yung itawag dyan. Basta yung sa akin, natawag ko dyan, ginisang tahong na may sabaw o parang tinola. Ayan, ganyan. So, yun guys, at ayan, sana nagustuhan nyo itong ating ginawang recipe ngayon. Ito, meron pa tayong kapartner niyan. Iluluto natin. Ito naman. Ang kapartner niya. Ayan guys, ito naman yung kapartner niya. Piprito natin itong parang ganun kung hasa-hasa yata ito. So, mag-comment na kayo guys kung anong klaseng isla ito. Pero mackerel sa English eh. So, parang hasa-hasa yata ito sa Tagalog. Kapamilya ng ano ng mackerel.
tsaka ng mga galunggong, ayan. Yan yung kapandam niya, ipipreto natin. So ayan guys, ito, ipipreto na natin itong ano, itong hasa-hasa. So ayan, medyo ano, mainit na yung mantika natin. So hindi naman na hindi olive oil yung ginamit natin dyan, yung regular lang na mantika, ayan. Mainit na, muusok na. So ilalagay natin to. Medyo mahirap magprito nito kasi matilamsik. So kung magprito kayo, ingat lang. So ayan, siguraduhin yung mainit yung mantika para hindi manikit. So ito, ilagay na natin guys. So ayan, medyo lagay tayo ng kasi, matalsik. Ayan, matalsika na. So ito, sinitatisika. So ayan, lagay tayo ng kasi kasi medyo matalsik yung ano eh. Yung mantika. Ay, lakasan natin na konti yung apoy. So ayan guys, yan yung kaparis ng ating nilutong ano, nilutong pahong. So ayan guys, at hintayin lang natin kung maluto. So ganyan lang, at pinipreto natin tapos yun yung kapapingar ng ating nilutong ano, nilutong pahong. So medyo ano siya, ito nabili ko din sa supermarket. Naka ano naman siya, marami mga isang kilo itong binili ko. Itong iba naman, kung makapansin na, hindi ko na napakita sa inyo. Ito, niluto ko na rin siya para parang adobo. Yung may adobo ng isda. So ito, niluto ko na sa kanina, hindi ko na lang napakita sa inyo. Ayan. Pwede rin siyang ano, pwede na rin siyang i-prito kung halimbawa ang sinabukasan at ayaw nyo na doon sa adobong isda na to. Ganon din siya, hasa-hasa. Pwede nyo rin siyang i-prito halimbawa sa umagahan. So yan, hindi ko na napakita sa inyo kanina kasi ang dami kong ginawa eh. Hindi ko na napakita. Pero ganon din, parang adobo din na mga manok pero isda naman to. So ganon din yung proseso niya. Next time siguro, kapakita ko sa inyo kung paano ko lutuin ito. So para lang, pinakita ko lang sa inyo kasi dalawa lang yung niluto kong preto, yun. Tapos ito naman, ito nga isang kilo kasi yan. So ito naman yung ano, yung kasamaan ng binili ko kanina. So yan guys, dito na tayo sa distansya kasi humiti lang si Kian eh. So balikan natin after mga 2 minutes. So ayan guys, ito, balita rin natin itong ating kinipreto. Medyo ingat lang, ingat lang tayo kasi tumatalsik ito eh. Mantika. So balita rin natin. Ito, itong palitik itong ginagamit ito para mabilis ang hawakan. At medyo layo lang tayo na konti. Para hindi tayo matalsikan ng mantika. So ayan. Uy, yun. Ayan, nanalsik eh. So ayan guys, ayan, kita nyo eh. Sariwa-sariwa ayan. Ganun pa sa ano, bago nung sa grocery. Sa supermarket. So ayan, balikan na rin natin after mga 2 to 3 minutes. So ayan guys, luto na itong ating pinibrito. Hanguin na natin. So pagka ganyan, medyo ingat-ingat pa rin. Kasi minsan tumatalsik pa rin yan. So ayan, ito na yung ating presong hasa-hasa. Makarel, makarel ito sa English. Pamilya ng makarel. So ayan. Ito na yung pangalwa. Ayan. So ganun lang guys, pagka nag-preto kayo, siguraduhin yung ano, mainit yung mantika para hindi siya naninikit. Para ganyan, madali-madali siyang ano, madali siyang balik-balik pa rin. So ito na yung ating pinritong ano, pinritong hasa-hasa na hasa-hasa. So ayan guys.
guys, ito na yung niluto nating ulam. Ayan, itong tahog, tinolang tahog o kung ano mang gusto nyo tawagin. Ano ba tawag ito? Tinolang tahog? Yes. Ah, tinola. O tinola daw na tahog. O isang tahog, may isa pa. Ganyan. At ito yung ating hasa-hasa. So yeah, yan yung ating niluto ngayong araw. Guys, yun yung niluto natin ngayon. Sana nagustuhan nyo. At ayun, yun ang tanghalian namin ngayon. So, hanggang sa susunod na video, hanggang sa susunod na pagluluto uli natin ng mga simpleng ulam. So, hanggang dito na lang guys. At hanggang sa susunod na video ulit. So, God bless and be safe.